So mga kaboss amo, kamusta? Good morning. At ngayon mga boss, ay meron tayong panibagong i-share sa inyong lahat. So basic ano lang, basic na sira sa mga signal light natin. So yung nangyari kasi sa motor ni bossing, pag nagsisignal light siya, hindi nagbiblink yung signal light. So kasi kapag ganun, pag hindi nagbiblink yung signal light, alam ko na agad kung ano yung sira doon. Kaya gusto ko lang siyang i-share sa inyo para just in case na ma-experience nyo yung ganun sira, eh alam nyo kung paano nyo ayusin. So ganito yung sira ng motor niya, ipapakita ko sa inyo dyan sa video natin. So yan mga boss, makikita nyo yung motor ni bossing. So i-open po natin yung susian. So yan, binuksan po natin yung ignition switch at isi-signalite po natin siya mga boss. So yan, ayan, sinignalate po natin siya sa left. At mapapansin nyo po yung signal light niya, naka-stack lang po. So hindi po nagbiblink. Ayan mga boss. So importante po na nagbiblink po yan. Kasi isipin po ng iba na hindi po signal light yan mga boss. Kaya kailangan maayos po natin yung problema ng motor niya. So yan po yung ayusin natin. Ayan, so ayan nga po yung sira niyan mga boss. Kaya gagawin natin ngayon siya. So siyempre explain ko sa inyo yung step by step na troubleshooting na gagawin ko. And bago natin simulan mga boss, please supportan niyo po yung page natin at saka yung YouTube channel natin. Non-pro mechanic lang po, search niyo lang. So tara, isa na po natin kung paano natin to gagawin. Let's go. So yan mga kaboss amo, ito po yung ayusin natin ngayon, EXT150. So basic lang po yung problema ng motor, wiring problem po siya. So pag binuksan po natin yung susian, ayan po, tapos pag nag signal light po tayo dito mga boss, so yan, signal light po natin siya sa left. At ayan po, mapapansin po natin yung ilaw, hindi po siya nagbiblink. So ayan po yung ayusin natin. Ituturo ko po sa inyo yung step by step kung paano po ito troubleshoot at kung paano po ayusin kapag ganito po yung sira ng motor. So yan po, ayaw po magblink. Pati po yung sa likod mga kaboss amo, ayaw din po magblink. So yan, naka-stable lang po yung ilaw niya. So kailangan po kasi nagbiblink yan. Importante po yan kasi signal light po yan mga kaboss amo. Yan po yung safety po natin na kailangan, ayos po yung signal light natin. So kailangan po natin ng test light para po matroubleshoot natin yung ganitong klaseng problema. Alisin po muna natin yung side cover dito mga kaboss amo para makuha po natin yung access dito po sa device na ititester natin. So ito po yung ititester natin dito mga kaboss amo. Ito pong flasher relay. So iba't iba po kasing klase ng relay na meron sa motor natin. Yung flasher relay po, siya po yung nagbibigay ng supply sa signal light natin. At the same time, siya rin po yung nagpapablink. Kaya po, siya po yung una nating titignan kapag ganito po yung problema ng motor. So, yung isang tester natin, lagay natin sa negative. Tapos, itong isang dulo ng tester or test light, i-test natin dito sa kulay gray. So, yung kulay gray, yan po yung supply ng signal light natin. Nagbiblink po dapat yan. Op, nahulog yung test light natin. So yan, buksan po pala muna natin para may power po. Ayan, so dapat yung kulay gray, dapat nagbiblink dyan yung tester natin. So kung mapapansin nyo, hindi siya nagbiblink. Okay, so dyan pa lang, makikita nyo na agad yung sira. Kasi dapat yan nagbiblink. Ayan, nagbiblink agad dapat yan. So dito pa lang, hindi na nagbiblink. Kaya pagdating sa signal light, hindi siya nagbiblink yung power niya. So simple lang gagawin natin. Papalitan lang natin yung flasher relay. At meron na nga tayo dito, pinabili natin yung customer. Bagong flasher relay ito. So kahit anong flasher relay pwede. Sa mga motorcycle shop, meron kayong mabibili. Ang tawag po dito is flasher relay, pang signal light yan. Ayan, kulay orange. Magaganda rin yung mga kulay orange. So isasalpak lang natin siya dito sa may mismong socket ng ating flasher relay.
Okay, so yan, nasalpak na natin agad siya. Then, itetest na ngayon natin siya. Test light ulit, nagamit ulit tayo ng test light. So, testerin ulit natin yung kulay gray. Dapat nagbiblink siya. So, yan, nakikita nyo po, is nagbiblink na po agad yung ating tester. So, ibig sabihin, yung supply na ibabato niya dun sa mga signal light natin is nagbiblink na rin. So, kung mapapansin nyo yung signal light natin, okay na siya. Diba? Goods na ulit kasi yan, nagbiblink na rin siya. So, tignan rin natin yung kabila. Okay na rin yung kabila natin, mga boss. So, yan, nagbiblink na rin po yung kabila natin. Pati yung mga likod, okay na rin siya. So, isang device lang po yung pinalitan natin. Flasher relay lang, diba? Madali lang, napakadali lang natin ito troubleshoot. So, kaya kung ganito yung problema ng motor nyo, gayain nyo lang po yung ginawa natin. Ganun lang yung ka-basic. So, yan, ibalik na natin sa dati yung ating flasher relay. So, yan, ibabalik na po natin yung cover. Ito na po, na-pwesto na po natin yung flasher relay natin dyan, mga kabusamo. At, ayan na nga, goods na ulit yung kanyang motor. So, okay na ulit yung signal light niya. Diba? Mabilis lang natin siyang nagawa. So, sana makatulong ito sa inyo, mga kabusamo, yung ating maiksing video tutorial sa pag-ayos ng motor. So, abangan nyo lang po yung mga upload natin. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung channel natin para po lagi kayong updated. So, goods na po ulit yung signal light ni Bossing. And so, ayun nga mga boss, ganun lang po yung kasimple yung pag-aayos ng ganitong kalasing sira sa mga signal light natin. So, madalas yan. Laging ganun yung nangyayari. Relay lang po talaga yung nasisira. Yung flasher relay, ha. Kasi kapag sa signal light, flasher relay po ang tawag. So, from the word flash, nagpa-flash po siya para sa mga signal light natin. So, sa madaling explain, siya po yung dahilan kung bakit po nagbiblink yung signal light natin. Right? So, ganun lang po kasimple yung troubleshooting natin. So, sana na napagbigay ako ng konting kaalaman sa inyong lahat. Right, mga boss? At supportan niyo po yung channel natin. Maraming salamat po. Peace out. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow.